Narito ang iilang mga sinyales ng mga panaginip na ikaw ay makakaranas ng matinding problema o pagsubok. Maring ito ay tumutukoy sa iyong kalusugan, pinansyal, kayamanan o kaya naman sa miyembro ng inyong pamilya. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Ang aking video ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon, mga simbolo, mga kahulugan ng panaginip, mga maswerteng numero at zodiac signs. Ang lahat ng ito ay gabay lamang at base sa mga eksperto at astrolohiya. Tanging bituin lamang ang nagbigay kasagutan sa inyong mga katanungan. Palagi niyong tatandaan na mas malakas ang paniniwala dapat natin sa Panginoon upang lalo pa tayong gabayan sa ating araw-araw na tungkulin. At lagi mong tatandaan na sa ating mga kamay, pagsisikap, kabutihan sa kapwa ang siyang magpapaunlad sa atin. Kung sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ibabahagi ko, ay maaari mo nang i-skip ang videong ito. Ang unang pinakamalungkot na sinyales ng panaginip na naghahatid pagsubok o kaya naman matinding krisis pagdating sa pinansyal, ito ay ang pananaginip na ikaw ay bumababa sa hagdan. Nakapanaginip ka na ba na ikaw ay nasa tuktok ng pinakamataas na hagdan, subalit ikaw ay bumababa ng dahan-dahan, o kaya naman mabilis ang iyong paghakbang pababa sa hagdan? Alam mo bang nagpapahiwatig ito na may mga pagsubok na darating sa iyong buhay? Ikaw ay makakaranas ng matinding kalungkutan. Maaring ito ay tumutukoy sa iyong negosyo o trabaho. Maaring ikaw ay mawawalan ng hanap buhay sa lalong madaling panahon. Ito ay napakalungkot na pahiwatig. Ito ay nagpababala sa iyong buhay na kailangan mong maghanda sa paparating na pagsubok. Ito rin ay nagpapahiwatig ng bagong simula na paparating sa iyong buhay. Subalit marami kang pagdaraan ng pagsubok bago mo makamit ang tagumpay. Ang pangalawang panaginip na nagbabadya ng pagsubok, ito ay ang naglalagas ang mga buhok. Alam mo bang kapag nanaginip ka na kapag naglalagasan ang mga buhok mula sa ulo, ito ay nagpapahiwatig ng matinding karamdaman na paparating sa iyong buhay. Maaring ikaw ang makakaranas nito o kaya naman ang iyong mahal sa buhay o ang iyong miyembro ng pamilya. Ito ay tumutukoy sa isang malubhang karamdaman o kaya naman tungkol ito sa isang negosyo o trabaho na maaaring malugi o kaya naman may bad luck na paparating. Ang pangatlong pinakamalungkot na sinyales ng panaginip, ito ay ang niyakap ka ng iyong kapatid na may malubhang karamdaman. Ito ay nagpapahiwatig sa literal na buhay. Dahil base na rin ito sa aking mga natuklasan sa mga taong nakakaranas nito, pati na rin ako. Mula nung nanaginip ako, nung nakita ko ang isa kong kapatid na may malubha siyang karamdaman sa aking panaginip at bigla niya akong niyakap at naramdaman ko ang lamig ng kanyang buong katawan at takot na takot ako sa aking panaginip na yon dahil ibang-iba ang itsura ng aking kapatid. Para siyang isang nangangayayat at namumutla, nakakatakot ang kanyang itsura. Talagang ang sinyalis na ito ay hindi maganda. Ito ay nagbababala na may isa o dalawa o tatlo sa miyembro ng inyong pamilya ang dadalawin ng malubhang karamdaman. Ito ay nagkatotoo dahil pagkalipas ng ilang buwan, ang isa at dalawa kong kapatid ay isinugod sila sa ospital dahil meron silang malalang karamdaman. Kaya mag-iingat ka at paghandaan mo ang ganitong sinyales ng panaginip dahil may paparating sa iyong malaking problema. Ang pang-apat na sinyales ng panaginip na may hatid pagsubok o kaya naman isang malungkot na balita. Ito ay ang pananaginip ng dagat. Alam mo bang ang karagatan o dagat sa panaginip, nagpapahiwatig ito ng malaking pagsubok na paparating sa iyong buhay o kaya naman sa miyembro ng inyong pamilya. Nagpapahiwatig ito na ikaw ay makakaranas ng matinding kakapusan sa salapi
o kaya naman sa kalusugan. Marami na rin ang nagpatotoo sa panaginip na ito. Ang dagat sa panaginip ay sumisimbolo ng isang malaking problemang darating sa iyong buhay. Ang panglimang sinyales ng panaginip, ito ay ang panaginip ng bagyo. Alam mo bang ang pananaginip ng bagyo? Ito ay nagpapahiwatig ng malaking problema o pagsubok na paparating sa inyong buhay. Maaring malulugi kayo sa negosyo o mawawalan kayo ng hanap buhay. Marami kayong kakaharaping mga problema o kaya naman pagsubok. Kung kaya't ang bagyo ay hindi magandang sinyales sa panaginip, maaaring iba-iba ang rason ng panaginip ng bagyo. Ito ay tumutukoy sa iyong pinansyal, kalusugan o kaya naman sa miyembro ng inyong pamilya na makakaharap ng matitinding problema sa buhay. Kaya dapat niyong paghandaan at patatagin pa ang inyong tiwala sa Diyos para mawala ang isang bad luck na mangyayari sa inyong buhay. Ang pang-anim na signs na may paparating na malaking problema sa inyong buhay, ito ay ang pananaginip ng mga naglalagasan ng ngipin. Alam mo bang marami na rin ang nagpatotoo nito, pati na rin ako. Alam mo ba mula nung nanaginip ako na naglalagasan ang aking mga ngipin, pagkalipas ng ilang buwan ay nabalitaan ko na lamang na namaalam na dito sa mundong ibabaw ang aking lola. At minsan din kapag nananaginip ako ng naglalagas ng mga ngipin, ito ay nagsisimbolo na may paparating na malalang karamdaman sa miyembro ng aking pamilya. O kaya naman ako mismo ang nakakaranas nito. Alam mo bang hindi lamang ako ang nagpapatotoo nito, pati na rin ang aking mga kakilala, kapatid at mga eksperto. Marami na rin akong natuklasan at na-research tungkol dito. Talagang ang naglalagas ng ngipin ay hindi ito magandang simbolo. Sinyalis ito na may malapit ng magpaalam na iyong malapit sa buhay o kakilala. Kaya dapat mong palakasin ang iyong loob dahil ang pangyayaring ito ay malapit na magkatotoo sa literal na buhay. Ang pangpitong sinyalis na pinaka-bad luck, ito ay ang pananaginip na kinakalawang ang mga barya. Alam mo ba na kapag once na nakita mo ito sa panaginip, nagpapahiwatig ito na malapit nang maubos ang iyong kayamanan. Maaring ito ay malulustay mo sa walang kabuluhan na mga bagay. Ikaw ay magiging kampante sa mga darating na blessing sa iyo at unti-unti mo itong mauubos sa mga hindi importanteng bagay. At pagkalipas ng mga ilang taon ay agad kang magsisisi dahil nauubos na ang iyong pinaghirapan. Kaya nagpapahiwatig ito at nagbibigay babala na ingatan mo ang iyong salapi na hawak-hawak mo ngayon dahil hindi lahat ng oras ay palagi kang sagana sa buhay. Ang pangwalong sinyales ng malungkot na panaginip, ito ay ang pananaginip ng mga tuyong dahon. Alam mo bang ang tuyong dahon sa panaginip, nagpapahiwatig ito ng malaking problemang paparating sa inyong pinansyal at kalusugan. Marami na rin ang nagpatotoo nito, pati na rin ako, mula nung napanaginipan ko ang mga dahon na tuyong-tuyo at pagkalipas ng mga ilang taon, nakakaranas ako ng kakapusan sa salapi pati na rin sa aming hanap buhay at kalusugan. Marami kaming na-encounter na iba't ibang kamalasan sa buhay. Hindi lamang ako ang nagpatotoo nito, pati na rin ang mga eksperto sa panaginip, sinasabing ang dahon o mga tuyong dahon sa panaginip, lalong-lalo na kung naglalagasan ito mula sa punong kahoy. Hindi ito magandang simbolo. Kaya dapat kang manalangin at patatagin ang tiwala sa Panginoon upang hindi mangyari ang mga kamalasan na paparating dahil sa mga simbolong ito. Ang pangsyam na panaginip na nagsisimbolo ng malungkot na balita o kaya naman pagtataksil, ito ay ang pananaginip ng mga itim na ahas. Alam mo bang ang itim na ahas, hindi ito magandang simbolo sa panaginip. Nagpapahiwatig ito ng pagkalugi sa negosyo o pagtataksil ng isang karelasyon. Maaring ang iyong kinakasama ngayon na kapartner, asawa, o kahit sino paman ang iyong kasamahan, hindi lamang ito tumutukoy sa relasyon, pati na rin sa negosyo o trabaho.
Maaring may isa sa miyembro ng inyong kinakasama ngayon ay nagtataksil o nagtatraydor sa iyo ng palihim o matagal ka na niyang tinatraydor. Hindi mo lamang ito namamalayan dahil maganda ang pakikisama niya sa iyo. Alam mo bang pinaniniwalaan ang mga ahas ay isang serpent o isa itong servant ng isang demonyo? Kung kaya't malaki ang chance na magaling silang magpanggap sa mga bagay-bagay at nagpapakita ito ng kabutihan kapag nasa harap mo sila. At kapag nasa talikod mo naman ay tutuklawin kanila. Ganito ang ibig sabihin ng itim na ahas sa panaginip. Mag-iingat ka dahil may isa o dalawang tao ang nagmamasid sa'yo at lihim kanilang tinatraydor. Kaya mag-iingat ka at palakisin mo ang iyong paniniwala sa Panginoon upang matalo ito ng kabutihan at tuluyan na silang lumusaw at lumayo sa iyong buhay. Ang pangsampung panaginip na may hatid kamalasan o problema. Ito ay nangyari na rin sa mga mahal ko sa buhay, pati na rin sa akin at base rin sa mga ekspertong aking nakalap na impormasyon. Ito ay ang pananaginip ng ipo-ipo. Alam mo ba ang ipo-ipo, nagpapahiwatig ito na may paparating na problema sa mismong miyembro ng inyong pamilya. Maaring isa hanggang apat na miyembro ng inyong pamilya ay sunod-sunod na makakaranas ng matinding problema at malulubhang karamdaman o kaya naman sa kanilang pinansyal. Kaya dapat kayong mag-iingat at palakasin ang tiwala sa Panginoon upang hindi matuloy ang lahat ng mga kamalasan na paparating sa inyong buhay.